Hi mga ka-DIYers! So ito, magbibigay na ako ng aking review sa mga power tools na binili ko sa Shopee. So sabi ko, bago ako magbigay ng magandang review, kailangan masubukan ko muna. So nakagawa na tayo ng mga ilang project na speaker box, subwoofer enclosure, tsaka ng video okay natin. So bawat tools na ginamit ko, na binili ko kay Shopee, bibigyan ko na ngayon ng review. So, unahin natin ito yung cordless drill na DeWalt. Ito yung case nya. So, napakabilis ng gamitin na ito. Napakadali. May dalawa siyang battery. Tapos ito yung battery dock charger nya. So, meaning kung halimbawa lobat na yung battery na isa. Ayan, halimbawa lobat na ito. Pwede mong i-charge. Tapos gamitin mo naman isa. Yun ang kagandahan dito. Tsaka mas malaki yung battery niya. Hindi tulad ng ibang cordless drill na naka-built-in yung battery dito na kailangan hindi mo gamitin yung charger. I mean, hindi mo pwede na gamitin pala itong drill kung i-charge mo. Pero yung mga lumalabas na rin naman ngayon mga kalimitang cordless drill, kahit yung hindi ganito kalaki yung battery, parang detachable na rin yung ibang battery, tapos meron na rin battery pack. Pero yung mga lumang unit or yung lumang model, ganon, kapag low bat, hindi mo pwede gamitin. So, para sa cordless drill nito, napadali yung mga gawa ko paglalagay ng mga screws sa mga speakers, sa pag-build ng ating enclosure, sa pagbubutas ng mga kailangang butasan sa kahoy. Kasi napakadali lang niyang i-operate. Napakadali niya alisin ng bala. Hindi tulad nung impact drill na kailangan mo pa ng susi. Ito hindi na eh. Diba yan? Gusto mo tanggalin. I-reverse mo lang. Yan. I-reverse mo lang. Ayan. Tanggal na agad. Gusto mong higpitan. Ayan. Napakabilis niyang gamitin. At saka very handy siya. Magaan. Tsaka ito, meron din siya mga lid ba yung mga drill bit. So far, hindi ko pa nagagamit lahat kasi meron na akong mga drill bit na ginagamit. Na yun na yung binabala ko dito. So para dito sa DeWalt, 1 hanggang 10 na ratings ng star. 10 stars para sa akin to. Tapos sa presyo niya, napakamura lang din naman, less than 1,500. Tapos meron pa akong voucher from Shopee. So 10 stars din na rating ko para sa presyo. Matagal ko rin naman siyang gamitin. Sumunod natin itong palm router natin na Lotus. Sa akin pag-inspect sa kanya, legit naman yung unit. Hindi siya yung klase, hindi siya yung counterfeit. Tsaka meron siyang binigay na warranty card. So, tsaka napakabilis ko lang din makapagbutas ng mga circular, tsaka yung mag-trimming ng mga kanto-kanto ng box. So, kagaya ni DeWalt, ang score ko rin dito, 1 to 10, 10 stars. At para sa presyo, swerte ko nung naka-avail ako nito, naka-sale siya ng around parang 40%. Ang original price niya is around 2,000 plus or 2,005 eh. Pero ito, nakuha ko lang is less than 1,500 din. Papadinig ko sa inyo yung tunog nito, ang router nito. So yan, napakatini ng ikot niya. Tsaka para sa power niya na 5,500 watts. Ay, sorry, 550 watts. Hindi mo masasabi na, ay, ganito lang pala kababa yung watts nito. Pero yung, kung makikita niyo sa mga previous video ko, yung paggawa ko ng mga speaker box, tsaka yung enclosures, makikita niyo dun kung paano ako magbutas ng para sa mounting ng ating speakers. Simpleng-simple lang, napakasisiwa lang. Hindi tayo nahirapan. Tapos ito naman yung ating makita na circular saw. Yung kanyang
power output is 1,003 watts. Tsaka yung RPM niya is 4,700 per minute. Rated, ano niya, amperes niya is 5 amperes. So, makikita nyo rin sa mga previous videos ko na paggawa ko ng mga speaker box kung paano yung ginawa kong pag-cut ng ating mga plyboard. Okay naman ito. Pero para sa trimming na mas makalpal pa sa 1 inch or mga talaga yung mga solid na kahoy, tingin ko hindi ko ma-recommend ito. Pang ano lang talaga ito, maganda lang ito pang cut sa mga plyboard na half inch to 1 inch. Kapag medyo mas makapal na, medyo nahihirapan na. Kasi hindi ito, ano eh, hindi siya legit na makita, kumbaga class A lang, pero at least sa presyo niya okay na okay naman. Tsaka madami tayong nagawang box, madami tayong nagawang enclosure, kahit pa paano, kahit hindi siya legit na makita, hindi naman tayo iniwan, pinatapos niya yung ating mga project. So padinig ko din sa inyo yung tulog niya. So kagandahan din ito, nagtry ako mag 45 degree tsaka 50 degree, tama naman or akma naman, hindi naman ako nagkamali. Kasi yung ibang class A or counterfeit na makita na circular saw, kapag sinet mo yung ibang angle niya, parang hindi align eh, parang hindi pantay sa likuran tsaka sa harap. So luckily itong unit na nakakuha ko, okay naman. Hindi naman tayo pinabayaan sa paggawa. Pero yun nga lang, medyo magaan siya. Mas maganda talaga, mga simple cut lang ito sa plyboard. Kasi sinubukan ko siya sa nag-guide ako ng isang mahabang kahoy o parang ginawa kong ruler sa board para kako dire-diretso yung cut ko. Sa sobrang gaan niya, hindi tulad ng malaking kong circular saw na kahit hindi ko lang siya diinan, yung push lang ako, or I mean yung parang naka parang soft guide lang ang ginagawa kong tulak, napakadaling mag-cut. Ito, kailangan mo pang medyo i-diin ng konti tsaka itulak papunta dun sa walling ng ating guide para matuwid. Kasi kung hindi ko gagawin yung katulad ng ginagawa ko sa malaki kong circular saw, kapag yung hinayaan ko lang yung sarili niyang bigat, lumiliko na siya. So ito, kailangan mo talagang diinan at itulak yung itong dulo nito sa guide para hindi ka magkamali ng cut. So para sa review ko nito, 1 to 10, bibigyan ko ito ng 7 review. So ito, sunod natin yung ating planar. Lahat ng ito, binili natin dito sa Shopee. So ito, naka-seal din siya. Nabigling ko lang ito ng around 1,050 yata, kung hindi nagkakamali. So yan. Kung makikita nyo rin sa aking mga previous videos sa ating YouTube channel, yung mga ginawa kong enclosure at box, okay yun. Okay itong planar na ito. Promising din siya kahit na yung JCG niya is hindi natin ganong kilala, o yung Kawasaki, parang counterfeit talaga ng Kawasaki ito. Kahit pa paano, nakatapos naman tayo makagawa ng ating box. Tsaka hindi siya tulad ng ibang counterfeit na parang yung talim niya, yung iba na ano ko ng mga nilereklamo, mapurol eh. Ito, matalis na agad yung kwan. Yung talim niya, tsaka meron siyang guide dito sa paghahasain mo yung blade niya. Ito, may mga guide. So, hindi rin tayong hirap i-maintain nito kung sakaling maging mapurol dito. Tsaka napakabilis lang niya.
kahit yung sariling bigat lang niya yung ating idaan para mapakinis or mapapantay yung ating board or yung kahoy. Ang ganda niya. So, para sa review ko dito, para sa presyo at saka sa quality niya, dahil hindi naman siya natin masasabing original din. So, ang review ko sa kanya, 1 to 10. Bibigyan ko siya ng 10, 8 stars. So, yun lang mga ka-DIYers para sa mga power tools na bilhin natin kay Shopee. Yan ang mabibigay kong reviews para dito sa dalawa talaga, 10 star perfect. So, tapakita ko naman sa inyo yung mga ginawa kong mga box and enclosure tsaka yung ano natin, yung ating video ke. So, ito yung ating speakers na ginawa na gamit yung mga power tools na pinakita ko. Yan, yung mini line array na yan na 10 inches. Tsaka yung itong mid-high na pang speaker stage. So, yan. Yan. Makikita nyo naman kung paano siya o kung ano yung tabas niya. So, ito naman yung ating subwoofer enclosure. So, yan. Kung makikita nyo, curve yung ating kantuhan. Tinirim natin ito ng palm router rotus. Tsaka planer yung ginamit natin para mapakinis o mapapantay. So, yan. Ito, palm router din yung ginamit natin dito. So, yan. Maganda na ba yung naging outcome ng paggamit natin ng power tools ng ating binili sa ating Shopee store. So, ito naman yung ating video ke. So, yan. Mga power tools din na ginamit natin dyan, yung pinakita natin. So, yan. Lalo na sa mga pagbutas-butas ng ating button na ito. Tsaka yung mga perfect circle ng ating speaker. So, kung wala yung mga power tools na yan na binili ko kay Shopee, baka hindi ko natapos itong mga project na ito. So mga ka-DIYers, kung wala pa kayong nabibiling mga power tools at nagbabala kayong bumili at tinatansya nyo rin yung budget nyo, ilalagay ko sa description ng video na ito yung mga link kung sino yung trusted seller na binilhan ko na ito para maka-discount din kayo. Basta kapag nag-purchase kayo kay Shopee, pindutin nyo lang yung link sa description na ito. Tapos, kumuha kayo ng voucher sa seller. Baka may available. Makakuha kayo ng discount. So, once again, mga ka-DIYers, salamat sa pag-tune in sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe para sa mga video tutorial, product unboxing and reviews, sa mga personal vlogs natin at saka sa cooking lesson and cooking vlog natin. So once again, subscribe lang and stay tuned in sa ating Tawiti Boy All Around channel. So salamat!